Hi guys. Yeah. So today, tayo magluluto dahil tanghali na at nagugutom na ako. So wala yung asawa ko ngayon. Nandun siya sa hospital dahil meron silang seminar. So kami lang ni baby rito sa bahay. Alam niyo naman, ang aking job description dito sa Amerika ay full-time father and full-time husband. So magluluto tayo ng tanghalian dahil kumukulo na ang sikmura ako. No? Tapos magkwentuhan na rin tayo. So nakaka-isang buwan na kami rito sa Amerika, guys. Congratulate nyo ako ba? Nakasurvive ako ng isang buwan. Lagay ko mga tumbawa. Yan. So naka-isang buwan na kami dito sa Memphis, Tennessee. Yan. Sa mga naku-curious kung nasaan kami. Dito lang kami sa Memphis, Tennessee. Yan. So naka-isang buwan na kami dito ni Mrs. at ng aking baby. At sa awa naman ho ng Diyos, nakaka-adapt-adapt naman na kami kahit papano. No? Si Mrs. nakapag-start na siya ng work. So paunti-unti, nakapag-adjust-adjust naman na, no? Sa trabaho si Mrs. Tapos ako, nakakapag-adjust-adjust na rin ako sa bago kong trabaho dito bilang full-time house husband. Taka lang. Ayan. Lagyan na natin yung manok. Ayan. So, nagluluto tayo ngayon ng stir-fry chicken with broccoli. Ayan. So, bigisa natin yung manok. So, dumating kami dito sa Kuwait sa US ng January 31. Yeah. January 31. Tapos na-stranded kami sa Utah ng isang araw dahil nga meron dito ang ice storm sa Memphis. So dumating kami dito sa Memphis February 1 na. Tapos, pagdating namin dito, syempre, maraming inasikaso, social security number, SIM card mo, bangko, sasakyan, at kung ano-ano pa. So, hindi naman pagdating namin agad dito, pasok agad si Mrs. sa trabaho. Hindi, marami pa kami inasikaso. Syempre, kailangan mo ma-secure yung social security number kasi yun ang mahalaga rito, yung social security number para makapagtrabaho ka. So, nung na-secure na namin yung nila misis, yun. Doon na siya nagsimulang mag-orientation. Yan. Tapos, eventually, nakapasok na siya sa work. Ako, pagdating pa lang namin dito sa Amerika, nagsisimula na yung trabaho kasi isa ako. Isa akong butihing ama ng tahanan. Yes. Yan. Gisa natin yung manok. Medyo, ano pa natin siya? Alam niyo yun. Medyo lagyan natin ng konting tusta. Ayan. So yung manok na marinated na yun, guys. So nilagyan natin yan ng lemon pepper salt. But the white pepper talagay ko dito. Asin. Tsaka konting oyster sauce. No, minarinate natin yan kanina para may flavor na siya pagka ginisa. So yun. So medyo din. Nanibago rin kami dito sa, siyempre, kultura dito. Iba. Nauna yung pagkain. Iba. So, ano dito sa lugar namin. Kagang, daming fast food. Tabi-tabi. Tapos, parang isang fast food pala nakakainan ko dito. Magmula nung dumating kami, yung Popeye's chicken. Yung Popeye's chicken na yan, meron yan sa amin, sa may Alabang. Oo. Hindi ko pinapansin yan. Sabi ng misis ko, mahal daw yung Popeye's chicken na yan. Tapos one time, galing kami at yung pag-grocery, nagpabili yung asawa ko ng pagkain. Yung nadaanan namin, yung Popeye's chicken na yan. Masarap pala eh. Masarap. Masarap yung manok nila, in fairness. Masarap yung manok ng Popeye's chicken. Kung i-grade ko siya sa KFC,
Yamado siya sa KFC ng Bahagya. O dahil bago lang siya sa panlasa. Kasi nung nasa Midilis kami, ang pinakarani yung fried chicken doon, lalo na sa lugar namin sa Midilis, sa Kuwait, is KFC. So, ang lalaki ng KFC doon. So, dito, nung natikman ko yung Popeyes, medyo mas masarap siya ng Bahagya sa KFC. Namin Jollibee rito sa Memphis. So, yun talaga. So, pero din namin sinanay yung sarili namin, siyempre, na mag-order-order, siyempre, nakakapagluto naman ako. Ba't yun, na magluto pag may pagkain naman dyan sa rin. Saka mas matipid kasi magkano magpa-deliver dito. Papa-deliver ka, may delivery charge, may tip, may tax. So, hindi na lang. Diba? Pwede ka naman magluto, ba't di ka magluto? Nalagyan natin yun ng konting toyo. Yan. Just for the color, mga kaibigan. Yan. Yan. Nagsasahing na rin ako ng kanin ko. Nakita niyo umuusok na yan. Nagsasahing na rin ako ng kanin ko. Dahil gutom na talaga ako. Anong oras na? Alas 12 na. Tutulog si baby ngayon. Siyempre, alam niyo naman tayo, pagka gintong full-time house husband ka, makakilos ka niyan pagkatulog yung anak mo. Kasi siyempre, pagkagising yan, yung attention mo nandun sa anak mo, alam ka namang iwan mo yan dyan. So, pagka ganyan, tulog siya, sinasamantala ko yan, nagluluto ako, naglilinis ng bahay, sasalang ng labahin, magpipinaw. So, ano pa ginawa namin dito nung dumating kami rito? So, yun pa, kumuha pa ako ng learner's permit, which is bumagsak ako nung unang test. Gigil na gigil ako nung guys. Talagang nung bumagsak ako nung unang kuha ko ng ano, ng exam para sa learner's permit, tapos bumagsak ako, talagang gusto kong mag-retake ulit eh. Agad-agad eh. Medyo nakakagigil. Pero na-overcome naman natin. So, nung nag-retake ako nung ano, after 7 days, na ano ko naman, nabawi ko naman. Ay, hindi, after ng weekend, yun, nabawi ko naman. Perfect naman yung score natin. So, congratulate nyo ako. Yan. Tapos, syempre, yung pag-aaral dito sa kalsada, yung mga, di ba, pagda-drive, although nakakapag-drive naman na tayo, syempre, yung kung paano yung kalakaran sa kalsada dito. Yan. Tapos pag-apply sa bangko. Yan, yung pag-apply sa bangko na yan, napaka-importante niyan. Yan. Kasi talagang, yung, lalo na yung credit card na yan, talagang, ay, naku. Ano sa akin yan? Hard lesson sa akin yung credit card na yan. Kasi nung dumating kami dito, nung na-stranded kami sa Utah, ng isang araw, so kailangan namin maghanap ng hotel, na maaanuhan, masisilungan. E sa Salt Lake City, sa Utah, sobrang lamig. As in, negative yung temperature. Tapos, dito kasi, sa experience ko, pag mag-check-in ka sa isang hotel, kailangan mo ng, ano, ng security deposit na at least credit card or debit card sa tingin ko. Just for security lang nung ano nung para dun sa hotel or sa kung saan ka man mag-i-stay. Eh, hindi tinanggap yung debit card namin. Wala kaming credit card yung misis nung dumating kami rito. Nag-apply kami sa Pilipinas kaya lang hindi naman nasikaso ng bangko namin. Video, baka naman. Diba? Kaya nung dumating kami rito, talagang yung experience na yun na ano, muntik na kaming matulog sa airport. Talaga naman. Talagang nakakaawa yung sitwasyon ng namin ng time na yun kasi talagang, syempre, may baby kami na 6 months nung time na yun, na daladala namin, tapos wala kaming masayungan. Buti na lang, yung airlines namin na, ano, na kung saan kami nagpabook ng ticket, nakausap siya o ni Mrs. ulit.
Kasi nung time na nakausap ko, di raw siya nagbibigay ng free accommodate, ng free hotel stay kapag ka ganyang weather related ng mga ano, cancellation. So, eh, hindi naman yata kami nagkaintindihan. Hindi yata nila na ano na may baby kami. Kaya, ganun. Muntik kami matulog sa airport. Pero buti na lang, nung gabi, nakausap ulit yung misis yung, ano, yung nandun sa ano nila. Parang service ano nila, best. Yun, binigyan kami ng ano ng free hotel stay kasi nga may baby kami. Kaya yun, buti na lang awa ng Diyos. Okay, konting oyster sauce pa. Konti lang naman. Tapos, yun, kaya talagang napaka-importante rito ng credit card, guys. Sa totoo lang, credit card, at least kung ano, may credit card kayong bit-bit kung pupunta kayo dito, lalo kung ano, bago kayo. Yan. Kasi halos lahat dito, ang transaction is through card. Mm, kasi meron silang tinatab na credit score dito. So talagang halos lahat ng transaction dito, bibihirang nagbabayad ng cash. Kahit sa grocery, karamihan talaga nakakain. Unlike sa atin sa Pilipinas na tawag dito, lahat ay halos cash. Dito, halos lahat ay card. So yun, na-secure naman namin ni Mr. Kapag open kami ng joint account, nakakuha kami ng ano, ng checking, savings account, pati credit card. Kaya, yun. Okay-okay na siya. So, yun. Overall, no, yung first month lang stay namin dito is okay naman. Okay naman. Although itong Memphis talaga, kahit manood ka ng local news nila, eh marami talaga minsang, ano mo yun, mga balita ng syempre, yung mga barila, ano-ano. Kahit saan naman yata dito, meron yan. Kasi nga, syempre, legal sila magdala ng baril eh. Tayo naman, mga Pilipino tayo, syempre, sanay na tayo sa ganyan. Yan ang sa pag-ano, sanay na tayo dyan eh. Kaya, ayun. Tapos, ayun, nakabili naman na kami ng mga kailangan sa bahay, TV, ng sofa. Hindi nga sofa yun eh, tawag yan dito na eh, futon. Futon. Ewan ko, di naman yan yung Japanese futon, pero futon ang tawag niyan dito. Parang siya nakakonvert na sofa, na parang pwede mo siyang convert na bed, ganun. Na ano yung natutupi, pahiga yung sandalan niya. So, mura lang yan. Tapos syempre, mga kailangan ni baby. Dito. Tapos yan, food. Rent dito sa ano. Kasi yan ang mga unaw nyo yung secure dito. Pagdating nyo sa Amerika, syempre kailangan nyo maghanap ng mauupahan. Kailangan nyo makahanap ng sasakyan. Kung malayo yung workplace nyo, kailangan nyo ng sasakyan talaga dito. Kasi lalo na kung may mga lugar dito, katulad sa amin dito sa Memphis, walang taxi. May bus, pero hindi siya advisable sakyan. Tapos, ano pa ba? Yan, bank account. Mga social security card. Yan. Yan ang mga kailangan nyong ayusin dito pagdating na pagdating nyo. Lalong-lalo na syempre bahay. So sa apartment, ito yung okay naman yung ako namin apartment. Sakto sa aming pamilya. Let's see. Hindi siya sobrang, hindi siya mura in a sense, pero yun yung average na price dito eh. Kasi depende naman sa mapupuntahan yung lugar yan kung magkano yung upa ng bahay. Kung magkano yung upa ng bahay. So kung so kung sa state na mapupuntahan nyo, mura yung ano, yung upa ng bahay, di maganda. Ayan.
Yan. So next vlog natin, share ko sa inyo kung saan kami nag ano ng sasakyan. Kasi wala pa yung sasakyan namin ngayon na in order. Wala pa siya. Padating pa lang, pero may ginagamit lang kaming sasakyan. May pre-provide silang rental sa amin. So, sa mga ibang nurse dyan na nag-apply, siguro alam nyo na kung anong agency yun na o company yung pinagkuha namin yung sasakyan. Tapos sabihin sa inyo kung bakit yun yung kinonsider ko kahit na maraming options naman. So, that's it muna for this video. Sana nagustuhan nyo at luto na. Luto na ang ating stir fry chicken with the broccoli. Yan. Luto na siya. So, kakain na ako, guys. So, see you ulit sa next vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads and mag-ingat tayong lahat. Peace.